matatagpuan ng mga kasagutan. Kapag binalikan ang pinagmulan. Gumagalaw na ang mga bata. Alamin mo kung anong kahinaan nila. Yun ang gamitin mo laban sa kanila para wakasan ang buhay nila. Ang kasagutan, kailangan daw nating balikan sa pinagmulan. Saguho. May nararamdaman ka ba? Parang may nakatingin sa atin. Ako ito ang masakit! Aray! Fred, napansin mo ba itak ko? Hindi po eh. Babalikan ko muna. Diyan ka lang ha. Sabi ka na nga, ba't pupunta ka? Ang sabi ni Mama, susubukan raw akong lokohin ng mga taong gusto magpahamak sa akin. Paano ako makakasigurong hindi ka isa doon? Dahil may prueba ako! Alam, masasamang tao sila. Tablay nila ikaw pangyarihang ng bilin. Huwag niyo siyang gagalawin. Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo. Saan ka pupunta? Kailangan ko pa mag-isip. Ned! Anong ginagawa mo dito? Alam namin ayaw mo kusamahan ka namin. Pero hindi kami makakapayag na mapahamak ka. Kaya sinundan ka pa rin namin. Pero mukhang iba ang kailangan namin tulungan, ha? Ned! 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 Nakakatakot. Umuwi ka na. Mara! 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 Ano ko na ilang sa ospital? Tumulungan niyo kami po. Tumulungan niyo kami. Tumulungan niyo kami. Kaya lang pag-uwi pag para mag-apunan. Forty, mag-apunan. Ano ko po nangyari ito? Tingnan ko lang po yung ano, ha? Sugat. Isa na namang sakit ang sumasalanta sa ating mga kabataan. Dito po sa maliit na bayan ng San Nicolas ay dumarami na po ang nagiging biktima ng isang epidemya na tinatawag nilang Epidemic of the Red Spots. Bakit tayo? Ano mo bang nangyari? Eh, masigla naman siya kanina eh. Kaya lang pag-uwi niya para mag-apunan, marami na siyang pantas sa katawan. Iho, ano bang nararamdaman mo? Masakit po at saka malamig. Bakit? Ano bang nangyari? Kinagat po ako. Kala ko po nung una lamok lang. Maya-maya po, nanghina na po ako. This is the second time na-encounter namin itong strange disease na ito. Bale nung, I think 1991 or 92. So, Doc, paano nyo nagamot noon? Honestly, I don't know. Pagising na lang namin, magaling na yung mga bata. Isang sakit ang misteryosong dumating at misteryosong umalis. Aasa na lang ba tayo na umulit ang kasaysayan? Kinwento sa akin ng manugang ko nung unang magkaroon ng epidemya dito sa San Nicolas. Talaga po? Buti po naalala niyo pa. Ay, oo. Kasabay nung panahon na yon, namatay ang aking anak na si Paz. O, Gabs, nagabala ka pong bumisita. Magaling na ako. O, sa ilang taon ding paglipas, pagkatapos ng unang epidemya, ay nakatuklas na ng gamot ang mga doktor. Wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay. Yeah, kailangan pa na umalis namin ni Gabs. Okay, kakabasin niya. Alis ka na naman? Opo, pupunta lang po kami kanila ito. Oh, sige. Sige po. Sige, Iha. Siya nga may gawa nito. Pero sa atin nakasalalay kung paano lulutasin ang sitwasyon. Salot ng mga bata. Isa sa mga signos ng pagbabalik ni Tripon. Ako may kasalanan nito. Liz, kailan ulit nagkaroon ng unang pasyente na may red spot sa ospital? Ayon sa mga kwento ni Daddy, noong hapon daw nalumbas sa'yo ng mga kulisap. Pero Red, wala ka namang kinalaman sa epidemya.
Oo nga naman. As if naman ikaw yung nag-utos dun sa mga insekto na mambiktima ng mga bata, no? Ginamit ako ni Tripon para mag-asik siya ng laging. Red, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka matatamaan ni Brita. Walang may kasalanan sa inyo. Si Brita lahat ang may kagagawa nito. Siya nga may gawa nito. Pero sa atin nakasalalay kung paano lulutasin ang sitwasyon. Bakit nakipagkita ka sa babaeng yon? Hindi ba sinabi ko sa'yo, kaaway siya? Pero nangako siyang ipapaalala sa akin mga nakaraan ko. Hindi na mahalaga kung saan ka nang galing. Ang importante ang kinabukasan mo. Bilang kaisa ni Tripon. Pero malakas ang pakiramdam ko, dala niya ang mga sagot sa tanong ko. Paano ka nakakasigurong tama ang sinasabi niya sa'yo? Lloyd, nililin lang niya. Siya at ang kanyang mga kasama. Mabuti na lang nandun sila Milagros. Sigurado, nasa bitag ka na nila ngayon kung wala sila doon. Kuya Dong, papagkakakitaan natin ang paggagawa mo ng gamot. Napagaan ko lang ang pakiramdam ni Red. Hindi siya gagaling hanggang di lumalabas yung nasa loob niya. Isa lang naman ang paraan para matapos na tong epidemyang to eh. Patayin natin si Tripon. Siya lang naman ang ugat na lahat ng problemang to eh. At ano, patayin na rin natin ang sarili natin? Ang ugat. Ang pinagmulan. Sabi sa akin ng espiritong gabay, matatagpuan daw natin ang kasagutan pag binalikan natin ang pinagmulan. San ba galing si Tripon? Kay Brita? Sa ospital? Bago ang lahat, kay Mami. Nagsimula ang lahat ng kakaibang nangyari nung pumunta siya sa guho. Oo, Red. Sabi sa akin ni Tatay, doon daw niya nakilala ang Mami mo. At doon din daw nabuntis ang Mami mo kay Tripon. Ano pang hinihintay natin? Bumalik na tayo sa guho. Kung nagsisinungaling sila, ano to? Bibigyan ka ng kapirasong basura, paniniwalaan mo na siya? Mabuti pa itigil mo na ang panluloko nila sa'yo. Sirain mo na yan! Ano pang iniintay mo? Matitigil lang ang panlilinlang nila sa'yo kung uunahan mo sila. Gawin mo na ang inuutos ko. Kunin mo na isa-isa ang mga batang yon. Pumunta na tayo sa guho. Bago pa natin makita ang susunod na signos ni Tripon. Mas mahihirapan tayo kapag malapit ang dumating si Tripon. Mas magiging makapangyarihan si Brita. Si Brita, kailangan natin iligtas si Lloyd kay Brita. Gabi, kinuha na ni Brita si Lloyd. Pwede, tinanggalan na siya ng mga alaala ngayon. Siguradong binirinos na siya. Wala na ang dating Lloyd na kilala natin. Wala na tayong ililigtas. Red, wala ka nun. Nandun pa rin yung Lloyd na kilala natin lahat. Tinanggi niya. Pero alam ko na nakikilala pa rin niya ako. Baka may dahilan siya kaya kanya tinatanggi. Ang ibig mong sabihin, Tol? Mapapunta pala kami kay Gabi sa kabilang mundo. Ikinikwento sa akin ni Lloyd na may tandaan na siyang mapunta sa kasamaan. Ang sabihin mo, Red, nagbibiroan lang kayo ni Lloyd noon. Hindi, Maya. Totoo ang sinasabi ni Red. Ganon din ang kwento sa akin ni Insan. Ang nakita raw niya sa ospital, pinatay raw niya tayong lahat. Mabuti pa magsiuwi na muna kayo bago tayo pumunta ng guho para makapag-impake kayo tsaka makapagpaalam na rin kayo sa mga magulang nyo. Sige, kayo daw. Tara lang mamaya. Sige. Kayo, Tor, Jesse. Ito, mauna na ako. Mamaya. Sige. Gabi? Red? Pwede mo ba akong samahan? Gusto mo eh. Hatid na kita sa inyo. Hindi.
Gusto kong samahan mo ako sa bahay ni Brita. Gabi, gusto mo na naman ba ilagay ang sarili mo sa panganib? Red, kailangan kong makausap si Lloyd. Nung nag-usap kami sa rooftop, parang nakakonect na ako sa kanya. Kundi lang dumating yung utusan ni Brita. Gabs, mas makakatulong tayo kay Lloyd kung mapipigilan natin ang pagdating ni Trepon. Kapag nakapunta na tayo sa guho. Paano kung mahuli na lahat para kay Lloyd? Magkatotoong tadhana. Gabi, gagawin natin lahat ng makakaya natin para sagipin siya. Pero isipin din natin na madaming buhay ang madadamay kapag hindi natin inaksyon ng epidemya. Sino bang uunahin mo? Ang nakakarami? O ang taong malapit sa puso mo? Pagkagising po namin kaninang umaga, ganyan na siya. Ang sabi sa TV, may epidemya raw po at marami na ang naging biktima. Kinalulungkot ko pero hindi ko kayang pagalingin ang sakit ng inyong anak. Teka! Ang sabi nila kaya niyong pagalingin kahit anong sakit. Maliban na lang kung galing ito sa matinding kasamaan. Kasamaan? Sinasabi mo ba na ang anak ko pinaglalaroan ng mga demonyo? Mga kampo ng demonyo. Diyos ko, at sino naman itong mga ito? Sila ang mga batang binigyan ng kapangyarihan ng demonyo para magasik ng lagim dito sa ating bayan. Sigurado po ba kayo? Kawawa naman itong mga batang to kung mapagbibenta nga lang natin sila. Nagpatingin na ho ba kayo sa doktor? Ano ang sabi nila? Hindi nga po nila alam kung mapapagaling nila itong anak ko eh. At yan din ho ang sasabihin ko sa inyo. Ngayon mamili kayo. Mas papaniwalaan niyo ba ang nag-iisang paliwanag sa pagkakaroon ng sakit ng inyong anak? O isusugal niyo ang kanyang buhay dahil naaawa kayo sa mga batang kampon? Napakalaki ng utang na loob ko kay Lloyd. Hindi ba dapat suklian ko rin siya? Sorry, Gabi, kung binali wala akong ginawa para sa'yo ni Lloyd. Madali talagang kalimutan ang kabutihan ng isang tao. Mas tumata ni mga kasalanan nila sa atin. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin eh. Pero hindi ako. Dahil sa bawat paghinga ko, naalala ko ang susunod na hininga ko na bigay sa akin ni Lloyd. So Gabi, ang ibig ba sabihin nito mas matimbang sa akin si Lloyd? Sabi ng puso ko, sa hulit-huli, sa'yo ako mapupunta. Pero binubulong ng konsensya ko si Lloyd. Uunahin ko ang kapakanan ng kaibigan ko. Mga kaibigan, naiintindihan ko ang inyong pagmamadali na mahanap ang kampo ng kasamaan. Dahil pag natigil nyo ang paghahasik nila ng lagim, tsaka lang titigil ang pagdurusa ng inyong mga anak. Tutulungan ko kayo sa pagsagip sa inyong mga anak. Sasamahan kayo ng aking mga kaibigan. Dalhin nyo sila sa pinamumugaran ng mga batang salo. Kailangan patayin ang mga salo ng mga bata nila. Ito na ba tayo? Wala pa po si Gabi. Daanan na lang natin siya. Kailangan na natin umalis. Tara! Ma'am! Medyo marating! Ha? Medyo marating! Bilisan sa pagkain, dali!
kakaibang sakit. Huling-huli po ng aming totoo pa lang nandito na mga kampo ng mga demonyo. Kunwari pa mga inosyenteng bata. Salot din pala. Alam mo, kapag nakita ko yung binatang yan, makakatikim sa akin yun eh. May dalagang nagbibigay ng mga sakit sa balat. Ang isa naman pong dalaga ay nagkontrol ng kanyang mga kapwa. Nakakatakot rin ang ginawa sa apoy ng binatang ito. Malapit na, Panginoon. Sa pagkakaroon ng pangatlong mata, inihahanda ko na ang mundo sa iyong pagdating. Patansin po ng binatang ito. At kapag handa na sila, isisilang ko na kayo. Para patunayang may kababalaghang nagaganap. We'll be right back.